bagong adventure at panibagong kaalaman na naman ang aming ihahatid sa inyo. Panibagong kwento kung saan bida ang pag-asenso ng isang bayan. Dito lamang sa programang Orgulyo Ko, Banwaan Ko! Ngayong episode na pili namin puntahan ang bayan ng Labo, Camarines Norte. Alamin natin kung bakit kilala sila sa katagang Better Labo, Better Life! Isa ang Labo sa may pinakamalaking bayan sa Camarines Norte dahil mayroon itong 52 barangays. Agriculture rin ang pangunahing hanap buhay ng mga residente dahil sa mayaman ng bayan sa forest products. Talaga namang maswerte yung ituturing ang mga Labueño dahil sasagana sila sa natural resources. Pasin ang pagkakataong ito upang pasyalan ang kanilang pinagmamalaking tourist destinations. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang lugar na ito. Una nating puntahan ang Binuang Falls na matatagpuan sa Sitio Binuang, Barangay Dagit. Pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo ng welcome na welcome ka sa lugar na ito. Kung ikaw naman ay naiinitan, perfect ang lugar na ito para ma-relax ka. Dito po sa Binuang Falls, anong kagandahan na meron dito po? Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa tinatawag naming Binuang Falls. Ito po sa bayan ng Labo, Barangay Dagit. Mm-hmm. Ayan, ito pong falls na to, meron po itong tatlong layer po ito. Okay, ito pong nakikita natin ngayon, pangatlong layer na po ito. So meron pa po sa pinakataas, first, second, and third. Wow. So ito po yung isa sa mga pinagmamalaki po namin dito sa bayan ng Labo. Kasi tulad nga po ng sinabi ko, tatlong layer po itong falls na to. Ayan. Ngayon, may mga names po ba yung falls natin? Wala po, bale. Yun na mismong first layer, second first layer. Yun lang po ang tawag. Yes po, yes po. Ayan. Medyo hindi lang karamihan ng tubig ngayon kasi summer. Pero okay, once na medyo maganda po siya. And then ma'am, ano pa pong nandito sa Binuang Falls? Gaano kalayo po yung aakyatin natin mamaya? Meron po tayong hagdan dyan, hindi ko lang alam po ilang steps yun, pero medyo mataas-taas po. Pero pagdating naman po sa taas, sigurado mag-e-enjoy kayo. Mga ilang minutes po hanggang dun sa first layer? Ay, mabilis lang po yan. Depende po sa aakyat. Oo. Pero sa mga katulad po ng mga 2-3 minutes, andun po. Mabilis lang po. Mabilis lang po. Aside po pang Binuang Falls, ano po yung mga tourist destinations ng Labo dito? Ayan, sa Camarines? Dito po sa bayan ng Labo, karamihan po dito ay Ilog Falls, kakabundukan. Ayan, tulad po nito. Maliban po dito sa Binuang Falls, meron pa po kami tinatawag na Maligaya Falls, Tigilan Falls, Pag-asa Falls. Ayan, tapos sa mga bundok naman po, may cave din po kami. Meron kami sa Bayabas, yung Bagangan Cave. Okay. And then meron po kami sa Barangay Pundado, meron po kaming tatlong destination doon. Tatlong destination? Yes, yung Manambuwaya Cave, yung Bilad na Bato, at saka yung pong tinatawag namin Tanawang Bato. Wow. Ay katulad po ng mga nanggitang galing din po sa national, siyempre sumusunod po tayo from province, kung ano man po yung executive order nila, yung protocols, hindi po yung sinusunod namin dito. Okay. Una-una na po yung social distancing. Opo. And then yung pong wearing of face mask, syempre lagi ang pag-spray ng alcohol, or if ever po makapaghugas ng kamay tayo, lagi. So kung ano man po yung pinapatupad nila, yun din po yung ginagawa namin dito. Alam niyo din ba na ang barangay ang nag-manage nito? Sila ang nag-i-improve at naglilinis sa tatlong layer ng Binuang Falls. Kaya naman mas lalong napapaganda ang kanilang lugar. Simula po noong 2016, barangay na po ang nagpasimula nito para ma-improve ito. Noong ma-improve na ng barangay, 2017, patuloy na kaming gumawa ng pamamaraan na makapaghanap ng income. Okay. At yung income na yun ang sinaming ginamit para ipagpatuloy katulad itong mga paggawa ng cottage.
Pero ang tunay pong may-ari nito, itong lugar na ito ay si Mr. and Mrs. G.C. Lucy, na ipinag-convert nga po ito na sa tulong ng barangay para ito po ay maisagawa. At magkaroon naman ng other source of income ang barangay. Ang barangay po mayroong percentage dito na ginawa namin. 20% po sa income, ganit, ay binibigay namin sa barangay. At yun din naman ang ginagamit ng barangay sa pag-improve naman ng iba't ibang proyekto na sinasagawa ng barangay. Opo, monthly po ilan po yung nakukuha nyo pag ganitong summer season? Pag summer po, lalo kung matiminga natin na mahal na araw, sa loob po nung isang buwan na yun, halos umi-income po siya ng 4 to 5,000. Okay. So ano po yung project na nanagawa ng barangay dahil po sa pag-manage ng ganito pong resort? Yung pong percentage na nakukuha ng barangay ay ginagamit po namin sa pagpapalinis din ng paligid ng barangay hall o doon sa barangay site namin. At yung iba naman po, pagka may proyekto na wala namang gasinong pundo, itinutulong namin para matapos yung isang project ng barangay. Katulad halimbawa ng pathway na mga isinasagawa namin sa purok by purok, doon po napapalagay o itinutulong yung ibang napapartida ng barangay. Huwag po tayong maging dayuhan sa sarili nating bayan. Bago po tayo lumabas, tingnan muna po natin kung anong meron dito kasi dito pa lang po, masasold na po kayo lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic. Hindi tayo kailangan lumabas sa kung saan-saan. Kung gusto nating ma-experience ang nature, marami po yan dito sa atin sa bayan ng Labo. Basic o buhay probinsya ang tema ng farm resort na ito. Kaya naman kung gusto mo ng ganitong experience, welcome kayo sa Bag-angan Farm Resort. Galing siya dun sa Damona, Paragis. So dati nung araw marami daw damong ganun dito. So kaya naging Bag-angan siya. Hindi ko na pinangalan sa family name. Paano po siya nag-start? Nag-start siya noong pag nung galing ako ng Manila, nawalan ako ng trabaho, so sabi ko magsasarili na lang ako. Nagtayo ako ng bahay dito. Ang tapos pang sarili lang dapat. Ang dami naka-discover. Yun, nag-boom yung Opo, ano taon po yun? 2016 namin natapos ito. Tapos 2017, yun na open ko na sa public. Una swimming pool. Tapos sabi ko, lagyan natin ng pahingahan. Ayun, ginawa namang bahay. Tapos nung kinalaunan, dumami na yung nagkulang na kami sa swimming pool nga at dumadami na yung guests, nagtayo uli kami ng isa pang swimming pool para dun sa ang entrance fee po namin kung ma-holiday lang po kayo or holiday lang from 8 a.m. to 5 p.m. ano lang po, entrance fee is 100 pesos. Pag overnight po? Pag overnight naman ay 500 pesos per head. Ano na lang po yun, may mga tulugan na dun, may sa inyo na po itong buong bahay na ito. May kumpleto naman na yan. May mga lutuan na dyan. Pwedeng pambarkada at pampamilya. May privacy din kayo dahil sarili nyo ang swimming pool. Pwede rin kayong mamingwit, magpaluto at habang naghihintay, pwede rin kayong maglaro ng volleyball. Kung gusto mo namang maligo sa ilog, huwag kayong mag-alala dahil nga buhay probinsya, pwede kayong magtampisaw sa ilog at pwede rin kayong magbalsaw with friends. Hello po, kung gusto po
po ninyong ma-experience ang buhay probinsya, back to basic life, malayo sa stress ng syudad. Punta lang po kayo dito sa Bag-angan Farm and Resort na matatagpuan sa Barangay Gisikan, Labo, Camarines Norte. Oops! There's more! Kung swimming pool naman ang hanap nyo, pwede nyo ring bisitahin ang Villa Asuncion Green Farm Resort and Amusement Park. Maganda ang place at mag-e-enjoy kayo kasama ang pamilya at kaibigan. O kaya naman pwede nyo ring bisitahin ang Ola Española Resort. 15 pesos lang ang entrance fee for kids at 30 pesos for adults at with free wifi pa. San ka pa? Meron din silang fish pond at function hall. Tourist destination ang bayan ng Labo na talaga namang maipagmamalaki nila. Subalit isa rin sa ninanais ng kanilang ama ng bayan ang hikayatin at angkilikin ang farm tourism. Gaya na lamang ng bakhan na ito, hindi lamang for tourist attraction dahil layunin din ito na makapag-produce ng pagkain sa mga tao. Ang farm po ay ginawa namin para po magpagbigay ng employment sa amin po mga mamamayan. Naniniwala po kasi ako na ang bayan ng Labo ay napakalaking lugar, napakalaki ng lupain, at dapat po namin itong gamitin para sa isang agrikultura at panghayupan ng mga proyekto. At pag ito po ay aming napadami, ay marami po ang makikinabang sa aming mga kababayan. Itong dumi ng baka, iniipo namin ito. Ilalagay namin sa isang lugar at ginagawa namin itong composting. Vermicompost. Meron kaming mga night crawlers at ito ang kumakain ng aming kain ng baka. So wala kaming kapon. Problema natin ngayon ang basura, lalong-lalo na ang plastic. Kaya naman unti-unti nang nasisira ang ating kalikasan. Subalit ang bayan ng Labo, gumawa ng paraan para maisalba at mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Alam nyo ba na sila ang unang nakapag-implement sa lalawigan ng Camarines Norte na zero plastics? That's right! Tanging bayong at paper bag lamang ang ginagamit nila. Dito po sa bayan ng Labo, ang isa sa pinagmamalaki ng sa environmental protection. We have an ordinance before 2014 and as amended by year 2019. Actually, this is my first term. At as a chairman ng environmental protection, ang strict implementation po ng plastic, ng zero plastic o no plastic dito po sa bayan ng Labo, bawal po ito. At almost every day, sinasagawa yung inspeksyon sa lahat ng mga establishmento. Ito ang dahilan, hindi lamang maprotektahan yung ating kalikasan, bagkos yung mga kailugan, yung mga basura sa mga darating na panahon. And actually, kauna-unahan po ito at may pagmamalaki namin sa lalawigan ng Camarines Norte. Tayo po ay tuloy-tuloy na magsasagawa ng mga resolusyon at ordinansa upang sa gayon ay mas lalo pa pong mapangalagaan po natin ang ating inang kalikasan. Ito po yung kinakailangan nating ma-preserve para naman sa mga future generation, at ang lahat po ng bagay na ito ay hindi po namin magagawa kami as a legislator, at syempre may mga tagapagpatupad po tayo ng mga resolusyon at ng mga batas na isinasagawa po natin. Malaking bahagi po dito ang pakikiumisa at pakikipagtulungan ng ating mga kababayan. Dahil maraming magagandang atraksyon sa bayan ng Labo, patuloy ang kanilang proyekto sa Farm to Market Road at iba pang adhikain na magkaroon ng festival sa kada barangay. Isa ka rin ba sa na-amaze sa kanilang tourist destinations? Well, hindi lang sa turismo sila maibubuga, pati na rin sa proyektong infrastruktura. Kami po dito po sa Bayan ng Labo, ang ginagawa po namin ay pinapalakas, ini-improve po namin yung pong aming mga kalsada papunta po sa aming mga tourist spot, katulad po sa mga bundok na mayroon pong mga potential. Yung po yung ini-improve po namin. At pangalawa,
nang ako po ay maging miyembro ng sangguni ang bayan. Hinikayat ko po ang lahat ng barangay na magkaroon po kami ng mga festival. So dito po sa amin, maliban sa amin pong Busigon Festival, so kung hindi ako nagkakamali, nung pong last na Martes may pumasok na naman sa committee ko na barangay festival. So pagdating ng panahon, ito yung gagawin namin, festivals of festival ng amin po nga bayan. Pag nagawa na namin lahat, ito po nga aming mga farm to market road at yung pong aming farm to market and tourism site. Ito po yung priority po namin. Malapit naman na po kaming matapos at siyempre medyo malaki po yung aming bayan. Bulbundukin pa yung mga first time na makarinig sa aming bayan. Medyo natatakot dahil alam po naman ninyo, nababalitaan ninyo na ang aming pong lugar ay talagang napakalawak. Tuwing nga tayo po pumupunta sa mga barabarangay natin bago tayo maglakbay, bago natin tuklasin ang kagandahan ng ibang lugar. Ayun muna ang kagandahan ng atin pong bayan. At siyempre sa anuman po mga bisita, ang amin pong pinapangako ay mag-i-enjoy po kayo at hindi po kayo mapapahiya sa amin pong mga inilalakong tourism site dito po sa amin pong bayan. So kayo po ay pumasyal sa amin pong bayan, maliban lamang siguro ngayon dahil nasa panahon po tayo ng pandemya, bawal pa po mamasyal. Ano po? So pagka medyo okay na po ang atin pong bansa, pumasyal po kayo dito po sa Bayan ng Labo. Kami po ang pinakamalaking bayan dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. The greatest wealth is health. Kasabihan na dapat nating tandaan kung kalusugan na ang pinag-uusapan. Ang Bayan ng Labo, sinisigurado nilang pinapangalagaan ang kalusugan ng bawat Labueño. Sa amin, sa munisipyo, meron kami bagong programa na ang mga bedridden, binibigyan namin ng assistance, mga pagkain. So meron kami gatas, meron kami oatmeal, pwede niyang kainin. Tapos kaya meron din sukal, saka mga biscuits. So ito, monthly ito. Maraming salamat po kay Mayor. Malaking tulong na rin po ang may ibigay niya sa amin. Sa monthly support po niya. Maraming salamat din po kasi matagal na rin po talaga kaming gusto magka-wheelchair si Papa kasi pagpaligo po doon, ang hirap po, hinihila lang po namin yung ano. Ay, sabi ang mahal nga po ng wheelchair. Maraming salamat nga po kay Mayor at yung nga po talaga ang gusto kong makausap si Mayor at mahingi ako ng tulong. Buti nga po at yun. Nangyari din po na iniisip na po nila sa kanya. Opo. Kaya maraming salamat po kay Mayor sa inyo. Sa pag-asenso ang Bayan ng Labo dahil sa dedikasyon at tulong ng tunay na servidor. Kilalanin natin ang nasa likod ng kanilang pag-asenso. Ngayong araw, maswerte po nating makakausap ang mayor ng Bayan ng Labo. Mayor, pwede mo pong maipakilala sa lahat ng mga manonood kahit brief lang po ang iyong sarili po. Ako po si Mayor Joseph Pascucha. Ako po ay last term ko na bilang mayor po dito sa aming Bayan ng Labo at ito po ang pagkakataon kung saan ako po ay makakapaglahad ng aking mga nagawa dito po sa aming Bayan ng Labo. Since this is my last term, ay nung ako po ay nagsisimula pa lang bilang bagong manukulan bilang mayor, ay marami po ako nakitang dapat i-improve dito po sa aming bayan. Yung sa ano term mo po, ano na po yung mga accomplishments mo? Ano, ako po ay nanungkulan po ako noong taong 2013 at nung ako po ay manungkulan, wala po kaming terminal. Magulo po dito sa aming bayan, ang mga sasakyan ay kung saan-saan mga nakaparada. Dito rin po sa aming poblasyon ay ang amin pong mga kanal
ay running water po ito. Tatawid ka, pag tumawid ka sa tubig, lalakdangan mo sa kadahilan ng baka mapasa ang paa mo. At noon din pong nagsisimula ako, wala po kaming fire truck dito, working fire truck dito po sa aming bayan. At yun pong slaughterhouse namin, pag tumingin ka sa bubong, ay makikita mo na yung langit dahil butas-butas na po ang slaughterhouse namin. So ngayon po, ako po ay matatapos na ng aking termino, ay meron na po kaming bagong terminal kung saan ito po ay nakakapagbigay ng income sa amin pong bayan. Nakakapagbigay po ito ng mahigit kumulang mga 4 hanggang 5 milyon na income dito po sa aming bayan. Ngayon po, ang aming mga kanal ay sarado na po. Meron na pong mga drainage system, meron na pong mga sidewalk kung saan makakadaan ang mga tao ng matiwasay at hindi po mababasa ang kanilang mga sapatos o tsinelas. At dito rin po sa aming bayan ay meron na po kaming bagong slaughterhouse kung saan ang aming mga pagkain na karne ay dumadaan sa isang AA na slaughterhouse kung saan malinis ang lubalabas na karne dito po sa aming bayan. Marami po kaming mga napagawang mga infrastruktura, marami po kaming mga kalsada na ipagawa dito po sa aming bayan, marami din po kaming mga evacuation centers na ipagawa dito po sa aming bayan, at ang isa po sa pinakamagandang accomplishment ng inyong linggo dito po sa aming bayan, nang ako po ay magsimula, 15 million lamang po ang income ng aming bayan. Last year po, 41 million na po ang income ng aming bayan. At kung hindi man lang, kung hindi lang po nagkaroon ng problema sa pandemic, ay ang amin pong forecast na income for the year 2020 ay 70 million. Pero ngayon po nagkaroon ng problema, ito po ay mababago at bababa po ng napakalaki sa kadahilan ng meron po tayong problema ng pandemic. Opo. May nabanggit po kayo dun sa terminal, slaughterhouse. So, sa infra projects po, aside po dun sa nabanggit mo, ano pa po yung mga proyekto po natin and ongoing pa na mga projects po? Dito po sa aming bayan ay meron po kaming tinatawag naming salin tubig. Meron po kaming mga water system na ipinapagawa sa mga barangay. Meron po kaming 5 barangay na pinalagyan ng tubig kung saan ito po ay pinakikinabangan ng amin pong mga kababayan. Ngayon pong taon, 2022, meron po kaming bagong proyekto kung saan meron naman po kaming water system na gagawin sa barangay po ng Bayabas at sa barangay po ng Gisikan. Ang source po ng tubig ay galing sa Bayabas. Bibigyan po namin ng tubig ng Bayabas at dadalhin po namin ito sa Gisikan. Dito naman po sa barangay ng Pundado, barangay ng Santa Cruz, Bakyad, Bulhaw at Kabusay, meron po kaming water system na gumagana at amin pong ini-improve ito. Sa kasalukuyan po ay level 2 pa lang ang amin dito sa limang ang supply namin ng tubig, at ang pangarap po namin ay magkaroon ng level 3 dito po sa 5 barangay na ito. Opo. Dito naman po tayo sa health. Napaka-importante po ng health sa bayan po ng Labo. Ano po yung pinagkakaabalan natin, especially na nasa pandemic po tayong COVID-19? Update po. Ang priority po namin ngayon ay maprotektahan ang aming mga kababayan pagdating po sa COVID. Ang meron po kami mga isolation facilities na ginagawa, na pinapatakbo, at dito po namin nilalagay yung aming mga pasyente na mayroong probable at mga asymptomatic na pasyente. So ito pong sa 52 barangays din po, meron din po kami mga quarantine areas kung saan ang mga dumarating na mga mamamayan ay dito po namin inilalagay. Meron din po kaming mga pondo para po sa pagsuporta sa mga mamamayan in case na kami ay magkakaroon ng problema ng infection dito po sa aming bayan. Ito po ay properly funded at ito po ay pwede namin gamitin in cases na magkakaroon po ng lockdown dito sa aming bayan. Mayor, nasa pandemic po tayo. Ano na pong update natin sa education po? Paano po natin pinaghahandaan ngayon? Ngayon po ay ang trust ng ating Department of Education ay yung tinatawag nating virtual teaching. Ngayon po ang aming radio station ay ginamit namin. Meron pong programa sa umaga, meron pong programa sa hapon, meron pong programa sa gabi kung saan ang ating mga teachers ay magbibigay ng mga pagtuturo na ginagamitan po ng radyo.
ito pong aming radio station ay binigay na namin sa Department of Education at ito po ay kanilang gagamitin sa kanila pong pagtuturo sa atin pong mga estudyante. Ang depart naman po ng LGU ay magbibigay din po kami ng mga pondo para po sa production ng mga teaching materials na ipadadala sa atin pong mga kabataan. At meron din po kaming arrangement kung saan ay pagbibigay din po ng pambili ng gadget ang aming munisipyo. Hindi po namin kayang bigyan lahat, pero importante po ay meron kaming inallocate na pondo para po sa mga gadgets na bibigay namin sa mga estudyante dito po sa aming bayan. Okay po. Dito naman po tayo sa tourism po. May magaganda po tayo mga tourist destinations po. Ano na pong plano natin? May improvements po ba tayong kaplanuhan doon? And ano-ano po yung mga tourist destinations na pinagmamalaki ng bayan ng Labo? Dito po sa aming bayan, kami po ay tinatawag nating nature o environment ang aming tema dito po sa aming bayan. Meron po kami dito mga farm tourism na potential na pwede namin gawin. Meron po kaming mga falls at meron po kami mga body of water na pwede po namin gamitin para po sa aming tourist destination. Although ngayon po ay meron tayong problema ng pandemic, allowed po na at least 50% ng ating mga tourist ay pwede po pumunta sa mga tourist destination. So ang bayan po namin, napakalaking bayan, at plano po namin na gawin ang bayan namin bilang isang farm tourism destination dito po sa probinsya ng Camarines Norte. Okay, last 2 points na lang po tayo, Mayor. Ano na po yung mga next po natin na mga plan, yung mga priority projects po natin, or may mga naisip ka po pong plano po sa iyong bayan po? Sa ngayon pong taon ay until next year ay gagawa po kami ng aming bagong munisipyo. Meron po kami may nakuha ng lupa kung saan ay ang munisipyo po kasi namin ay masyado ng maliit. At meron po kami nakuhang area kung saan ay ililipat na po namin ang aming munisipyo. Ang amin pong populasyon ay lumalaki ng lumalaki, pero ang amin pong munisipyo ay hindi namin napapalaki. So meron po kami plano na magkaroon ng bagong munisipyo. And then since dumadami din po ang aming populasyon, ay marami rin pong problema sa basura. So gumawa po kami, mag-implement po kami ng isang sanitary landfill kung saan ay meron pong material recovery facility dito at ililimit po namin, babawasan po namin ang volume ng solid waste dito po sa aming bayan. At ito pong aming gagawing landfill ay magkakaroon po kami ng isang area kung saan makakapag-produce po ng fertilizer. Yun pong mga biodegradable materials ay i-recover namin at gagawin po namin itong fertilizer na kung saan ito po ay ibabahagi namin sa aming mga mamamayan. Okay po. Last na lang po, Mayor, yung message po natin sa lahat ng Labueño. Ano pong gusto niyo pong sabihin sa kanila po? Go ahead po. Sa akin pong mga kababayan dito po sa Bayan ng Labo, ang panahon po ngayon ay very challenging times. Ito po ay pagsubok sa atin pong mga mamamayan, hindi lamang po dito sa Bayan ng Labo, maging sa buong mundo. Tayo po ay nakakaranas ng pandemic at ito po sana ay ating malagpasan. Hindi po natin ito malalagpasan kung hindi po tayo gumagawa ng mga pamaraan kung saan ang atin pong sarili ay pro-proteksyonan. So dapat po bilang isang mamamayan, tayo po ay frontliner. Hindi po tayo dapat nagdedepende sa iba. Tayo mismo ang magproprotekta sa atin pong sarili. Pag pinoprotektahan po natin ang ating sarili, pinoprotektahan din po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kamag-anak, at sana po bilang isang disiplinadong mamamayan ay mag-practice tayo ng physical distancing, always wear face mask, always wash your hands. Maraming salamat po. Ako po si Mayor Joseph Ascucha, ang sa indong servidor. Panibagong impormasyon at kaalaman na naman ang aming naihatid sa inyo. Kaya next week, subaybayan ang aming next episode. Dito lamang sa paborito ninyong online TV show sa Bicol. Orgulyo ko, banwaan ko!